Ganda, di ba? Para ka lang nasa New York's Times Square. Ay, ayan na naman sila. Para kang nasa ibang planeta. May pagka sci-fi yung ambience, guys, na pagka robotics na may mga kuryente, ganun. Dito na nga kami sa Riyadh Boulevard. Kaya tara na at samahan ninyo akong pasukin at i-explore ang loob ng one of the most beautiful tourist destinations in Riyadh, Saudi Arabia. Diba? Napaka-proper ng intro ko ngayon. Nakaka-amaze kasi talaga yung view, guys. Kaya ang hirap pasukan ng punchline, Diyos ko. Pero I will try my best para gawing kwela pa rin ang vlog na ito para sa inyo. Kasi yun naman gusto nyo, diba? Gigigil na naman ako. Kasi di nyo man lang ma-share. Charot. At dyan po yung pilahan ng mga may ticket papasok sa loob. Di ko nga lang sure kung paano ang kalakaran kasi di naman ako bumili. So dahil nga sa walang entrance fee sa ngayon, ang Riyadh Boulevard, oo, wala. Kaya samantalahin nyo na habang free entrance pa. Dire-diretso na akong pumasok habang binibidyohan ako ng kapatid ko. Kasi na-excite talaga akong ipakita yung view sa inyo. Kaso, nung pagkapasok ko, nandun pa lang ako sa may bunga. Diyos ko, sinita ako ng guard. Nakakaloka, napahiya. Tuloy ako, guys. Diyos ko. Dito pa rin pala talaga dadaan sa may, ano bang tawag dyan? Scanner ba yan? Basta yung ganyan, oh. Dyan yung dinadaanan kapag may ticket ka. So, dyan din pala dadaan. Kasi, syempre, kailangan din i-check yung belongings mo for safety, diba? So, pasensya na po. Na-excite lang. Sabi kasi, free entrance. Kaya ang bayot. Dire-diretso tuloy. Nakakahiyang vlogger to. Diba to nung sumunod sa instruction? So, ayan po. Yung una ninyong makikita dito sa may square one ng Riyadh Boulevard. Ganda, diba? Para ka lang nasa New York's Times Square. Ay, ayan na naman sila. Bida-bida na naman sa vlog ko tong mag-asawang ito. Oo, charot. At nag-holding hands pa talaga sila sa harapan ko. Nanggigigil ako. Parang may gusto silang ipamukha sa akin. Oo na, single na. Diyos ko, nawalan tuloy ako gana mag-vlog. Charot. At ganyan po pala siya kapag close up. Yung mukha ko. Pangit pala mag-selfie kapag ganito kagandang mga view. Mukha mo lang makikita mo. Nag-CR lang ako saglit kasi dito lang din sa may bungad ng square one yung CR nila para din ako maabala mamaya. Hindi ako umuupo kapag umiihi ako kasi isang beses sinubukan ko yan. Yung ulo sumusaw sa tubig. Diyos ko, ayun, di ko na inulit. Nag-antay lang ako dyan saglit. Baka sakali may umiihi ng nakaharap. Kaso wala naman. Kaya ito, pasyal na tayo ulit. Pasukin naman natin itong garden nila na pabilog. Paikot yan, guys, na may mga coffee shops and restaurants sa loob na may maraming puno at halaman. Malamang garden nga, diba? Ay, ang ganda! Diyos ko, yun lang masasabi ko talaga. Parang ayaw ko na magsalita. Parang ayaw ko na tuloy voice over, guys. Kasi sabi nga nila, kapag maganda daw yung view ng vlog mo, kahit background music lang, Diyos ko, kota ka na dito. Kahit di ko na voice over to, naku, sulit na talaga yung panonood nyo, sinasabi ko sa inyo. Parang ayan, no, ang ganda, diba? Magsasalita ka pa ba niyan? Understood na yan, no? So, first interpretation ko po, dito sa garden nila na pabilog, para sa akin lang to, ha? Para siyang inspired by Hanging Gardens of Babylon, one of the 7 wonders of the ancient world from the Mesopotamian civilization na ipinatayo ni Nebuchadnezzar II para sa kanyang asawa na si Amethyst. O hindi ko yung research, ha? Kabisado ko talaga yan kasi yan yung report namin ng high school, ha? Kasi kung mapapansin nyo, yung mga puno nasa itaas, diba? Kaya yung Hanging Gardens talaga yung unang pumasok sa utak. Bukod dyan ay sobrang ganda rin itong fountain nila sa may gitna, guys. May iba't ibang kulay yung tubig. Kaso mas maganda daw ito kapag gabi. Hindi pa kasi masyadong kita sa ngayon. Alasing ko pa lang kasi ng hapon. So ngayon, makinig po kayong mabuti. Lalo na sa mga balak pa lang pumunta dito. Nang sa gayon ay di kayo maligaw at maging organized yung paglilibot-libot nyo. So dito po sa bilog na garden, may apat na lagusan ito. Dito kami nang galing sa may square one. Kung saan makikita ang New York's Times Square replica. Sa tapat naman yan ay mayroon ding lagusan para sa square 2. Ayun yung may arko. Meron din siyang kaliwang lagusan. Wala nga lang pangalan kung ano yan. Ayan, may arko din siya. Ang makikita nyo po dyan ay yung Boulevard Studio. At dito naman sa may lagusan sa kanan, na wala ding pangalan, ang makikita nyo naman po dyan ay yung Takenda. O ayan, para alam nyo kung saan kayo papasok at alin yung uunahin ninyo. Kaya tara na at samahan ninyo akong pasukin isa-isa ang mga lagusan ito. Una naming pinasok, guys, ay yung lagusan sa may kanan. Ay, ang ganda. Para kang nasa ibang planeta. May pagka sci-fi yung ambience, guys, na pagka robotics, na may mga kuryente, ganun. Basta kung ano mang nararamdaman nyo dyan sa nakikita nyo, yun na yun. So, ganyan lang ginawa ko. Naglakad-lakad lang ba? Parang ayaw ko na talagang magsalita, guys. Kasi ang ganda naman na ng view. Di na kailangang i-explain.
O, di ba? Ganyan lang. Huminto talaga ako kasi hindi talaga nagsalita ng literal. Ayoko din kasi gumamit ng background music kasi kinaka-copyright. Diyos ko. Sige na nga, magsalita na nga lang ako. Dito sa Metakenda part, marami kang pwedeng pasukan na mga establishment. Di ko nga lang sure kung anong mga nasa loob nila, kaya tinry kong pumasok dito sa isa. So, ganyan yung nasa loob pala. Para siyang time zone na may pagka-worlds of fun. Ganon. May mga sakayan at may mga games din. Pag dinire-diretso mo pa yung labas nito, makikita mo yung bata na may buhok ng halaman. Siguro naman familiar na kayo sa view na yan kasi marami na ako nakita nag-post sa Facebook na ganyan yung background nila. Tapos may nakita din akong isang maliit na stage na parang pwede mag-harness dito, ganun, kapag nag-concert ka, diba? O, ang daming pailaw. Parang gusto ko tuloy mag-perform dito tas maglalambitin ako, no? Sa ngayon, wala pong mga performers dyan. O baka mamayang gabi, di ko lang sure. Ito naman ay isang restaurant na nadaanan namin na may pagka Gods of Egypt, ganun yung mga design. O, itong mga sinasabi kong comparison, guys, based on my own interpretations lang, ha? Kaya kung salungat sa iniisip ninyo, hayaan nyo na lang at magkakaiba naman tayo ng imaginations. Nadaanan din namin tong mayroong 1970 na nakasulat para siyang London style. Yung naramdaman ko dito. Maganda magpa-picture dyan, vintage shot, ganon. Sa dulo niyan, makikita mo itong maganda ring design na para bang kapangyarihan ni Hashirama Senju ng Naruto na pinakawalan niya, ganon. Wood style ba, o diba? Ganda! May parad carpet pa sila, o. Parang premiere night ng isang pelikula. Diyos ko, isang view pa lang yan pero ang dami ko nang naisip na pagkumparahan. May nadaanan din kaming wall na may mga drawing na pyramid at camel, tsaka Pharaoh Bayaan. So alam niyo na kung saan yan, di ko na kailangan i-explain. Alam ko restaurant din yan, ganyan lang talaga design ng wall nila. Nasa kanan pa lang kami nalagusan nito guys ha, hindi pa kami lumilipat. Pero ang dami nang nakikitang magagandang view, diba? Gaya nito ulit oh, mga nagtatambol na estatwa. Restaurant din pala yan, bongga lang talaga yung design nila. Nung diniretso namin yan guys, nagulat kami kasi ang lawak pa pala, Diyos ko. Ayan oh, akala ko may swimming pool. Isa palang napakalawak na fountain. Ay so, sila na naman nakita sa vlog. So ayan, ipaikot ko yung camera para makita ninyo kung gaano siya kalawak talaga. Ayan, o diba? Mas malawak pa sa pangunawa mo. Charot. Di mo aakalain na may maitatayong ganyan na kalaki sa gitna ng desierto. Diyos ko, saan kaya sila kumuhan tubig? Ano? Pagdating namin dito guys, nakakatuwa kasi maya't maya binuksan na nila yung fountain. Nalaman nila sigurong binavlog ko, kaya bigla nila binuksan. Charot. I think nagpe-perform din itong fountain na to guys. Dancing fountain ba ganon? Yung parang sa Dubai ba? Hindi ko nga lang alam kung may schedule sila ngayon. At syempre nag-video din ako nakasama yung mukha ko para may remembrance naman ako kasi yung mag-asawa na lang lagi nakikita. Diyos ko, charot. Diniretso pa namin yan at naki... Diyos ko, ayan na naman sila. Kayo na lang kaya mag-vlog. Charot lang. So dito sa may bandang kaliwa ng malaking fountain, makikita mo yung movie cinema. Ibig sabihin sinihan. Katabi naman yan ay yung tinatawag nilang theatre hall. Hindi ko nga lang alam kung ano meron dyan sa loob. Basta dun sa entrance niya ay may design na para bang sumisikat na araw ba yan o corona ng Santo Niño. Charot. So itong dinadaanan namin ngayon, ito po ay isang tulad papunta sa kabilang ibayo ng fountain. Maganda rin maglakad-lakad sa tulay na to guys, nakaka-relax. Tapos may mga madadaan. Ayan na naman sila, ba't di pa ako nasanay, Diyos ko. May mga madadaanan ka rin ditong coffee shop, mga tindahan at kung ano-ano pa. So ganyan lang, hindi muna ako magsasalita hanggang makarating kami sa dulo, okay? Pagmasdan nyo na lang muna yung view kasi maganda naman, nakakabusog sa mata. Oh, okay na yan. Dito sa may bandang dulo guys ay may restaurant ulit na may mga design sa harapan na parang mga characters sa Transformers Rise of the Beast na nakalaban nila si Elsa kaya ayan naging frozen sila. Charot lang oy. So ayan, tapos na po naming libutin ang kanang lagusan. Dito naman po kami sa may gitna. Yung lagusan papunta sa square 2. Kaya tara na at pasukin na natin. Habang naglalakad kami papasok ay nakasalubong namin ang mga masisipag nating dalawang kabayan na sina. Di ko pala alam kung anong pangalan nila, di ko natanong. So shout out na lang po sa inyong dalawa. Actually kanina pa namin ito nakasalubong doon sa kabila kaso hindi pa ako nagbibideo noon. O di ba nakita kayo sa vlog din yung inaakala. Sana mapanood nyo ito. So dito po sa square 2, ganyan din po yung design niya sa square 1, parang New York's Times Square na matatagpuan sa New York Cubao. Charot. So hindi na po ako masyadong nag-ikot-ikot dyan kasi pareho lang naman. Kaya proceed na po tayo sa kaliwang lagusan. Kaya tara at samahan nyo ako. Ay hindi pala, yung dalawa na lang samahan nyo kasi sila na lang lagi nakikita sa vlog. So ganyan po yung makikita ninyo sa loob ng lagusan na ito. Mayroong ulit fountain, kaso maliit lang. Pero ang kaibahan nito, I think may lumalabas na tubig nito sa itaas. Di ko lang sure ha, nakapatay kasi. Di man lang binuksan. Dahil siguro sa free entrance lang kaya ganun. So ganyan lang, ayoko na magsalita, titigan nyo na lang. Kasi para-paraho lang naman nagagamit kong adjective. Diyos ko, kundi maganda, beautiful, amazing, magic.
musical. Ganun, Diyos ko. Ngayon, andito na tayo sa My Creators to Ieste Boulevard Studio. Diyos ko. Nalilito. Natuloy ako sa mga pinagsasabi ko. Puro vlog na kasi nasa utak. Sa may gilid nito, guys, mayroong wall na nakalagay yung mga bakas ng kamay ng mga celebrities at superstar nila. May nabasa ako dyan na kilala ko, pero nakalimutan ko na yung pangalan. Hayaan yun na. Pagpasok mo sa loob, ay bubungan agad sa'yo itong nananakot na estatwa na mukha namang komedyante. Hindi naman nakakatakot. So, ang napapalaw po dito sa Boulevard Studio, guys, yung mga pag-games ba na ano, may target ka, tutusukin mo, babarilin mo, ganun, tapos mananalo ka ng staff toy. Parang ganun. Di ko alam kung anong tawag kasi di ko pa naman nasubukan ito. So, bahala na kayo mag-isip. Tapos, may mga pwede ka rin pasukan na mga, ano, parang mga haunted house, ganun, horror house, horror train, ganun ba yun? Basta ganun, more on takutan dito ang makikita mo na mga rides. So, ayan, ganyan, diba? It is very fascinating, mesmerizing, and magnanimous. Magnanimous? Anong connect naman, no? Nag-iisip kasi ako ng mga malalalim na adjective pang describe kasi wala na talaga akong masabi. At ayan, palabas na po kami dito sa Kaliwang Lagusan. At nakita ko na naman itong nananakot na estatwa hanggang sa na-realize ko, parang magkamukha talaga kami, guys. Ayan, oh, titi, ganin yung maigi, diba? Kaya pala hindi ako natakot, parang natawa lang ako. At magaan loob ko sa kanya, magkamukha pala kami. So ayun lang po, that is the magical beauty of Riyadh Boulevard. Bumalik na kami dito sa may Square One para lumabas. At ngayon, ipapakita ko lang sa inyo saglit yung itsura niya sa gabi. Kasi alas 7 na po ng gabi ngayon. Kaya ibig sabihin, nakalubog na yung araw. Kaya ayan, pagmasdan ninyo. O diba? It is very captivating and fascinating and balukating. Charot lang. So tama nga po yung sabi nila, mas maganda siya sa gabi talaga. Lalo na kapag andyan na naman yung dalawang mag-asawa. Charot lang. Baka pagalitan na ako. So ako naman, alam nyo guys, gusto ko talaga maglakad dyan ng pakabayo. O di kaya yung bigla akong liliyad ba, ganun? Kaso nahihiya ako talaga. Ang dami kasing dumadaan. Baka isipin nila kung napano na ako. Diyos ko, kaya wag na lang. O tama na yan, wala na akong masabi ba. Bye-bye Riyadh Boulevard for now. Maraming salamat sa napakagandang experience. Hoping to see you again. Pero sana bukas na yung Boulevard World kapag nagbalik ako at gusto ko may kasama akong, alam nyo na, love of my life, ganun. Para mas exciting at hindi na ako maging bitter sa dalawang ito. Charot lang. So pagkatapos po namin sa may Riyadh Boulevard, ay dumiretso kami agad dito sa may The View Mall. Dito sa may Sulaymaniyah. O diba, ang daming mall dito, sinasabi ko sa inyo eh. Bukod pa yung Hayat Mall, Kayat Mall, Tamol Mall, at Paracetamol of Asia. Charot. May Watsons pala dito guys, kaya pumasok ako saglit para hanapin lang yung serum na nabili ko sa Pilipinas. Garnier, kaso wala, kaya lumabas na lang ako. Tapos may nadaanan din akong restaurant dito na hindi ko alam, pag-aari ko na pala ito. Ayan no, andyan yung pangalan ko. Charot. Actually, papunta po kami dito sa may Nando's para mag-dinner. May nag-invite kasi sa amin na isang vlogger. Itago na lang natin sa pangalang Lacosairo Vlang. Churchmate siya ng kapatid ko, kaya ko siya napagbigyan kasi ayaw ko sana talaga, busy ako. Charot lang. Magbo-birthday din daw kasi, kaya pinagbigyan ko na nga lang na imit. Charot. Ayan siya o, oh, diva. So lumipat po kami dito sa may bandang veranda ba ito? Basta yung kita yung labas na table kasi mas maganda ang ambience dito. Maya't maya ay nag-order na sila ko Cyro Vlang doon sa manager na ang gwapo. Pogi yung manager dito guys, pero hindi ko siya pwedeng harutin kasi naka-reserve yung kalandian ko para bukas. Oo, kaya behave muna ako ngayon. Hanggang sa ayan, nag-aantay na po kami ng order. Gutom na ako niyan guys, kaya pinagtiyagaan ko na lang muna yung Pepsi. Hanggang sa dumating na nga yung mga pagkain namin. Guys, ako na nagsasabi sa inyo, ang sarap ng mga pagkain nila dito. Diyos ko, fries pa lang panalo na. So for me, it's 9 over 10. Pati sa ambience, 9 over 10. And service, 9 over 10. O diba, hindi na masama. After namin kumain, ay may pa-cake pa sila para sa birthday nila ko Cyro Vlang. At may pa-welcome din sila sa akin. Naloka naman ako, may paganito pa pala sila, di ako prepared. Thank you so much Nando's for this, I really appreciate talaga, you know. Pagkatapos kumain ay umalis na po kami. Thank you so much Siron para sa banding na ito at sa libreng pakain. Just kun follow nyo siya guys kasi nilibre niya ako. Thank you so much din The View Mall, bye bye for now. Nauna na sila ate, tsaka yung asawa niya kasi may pasok pa sila bukas. Maraming salamat sa inyong dalawa. Bago ako tuluyang umuwi sa Centro Hotel, nagkape muna kami saglit dito sa my doctor cafe. Chill-chill lang ba ganon? Hanggang sa hinatid na nila ako sa bahay. Salamat po kay kuya na naghatid sa akin, na kaibigan po nila ko Cyro Vlang, si Sir Philip. Marami
maraming salamat po, sir. Sa pag-uwi ko sa hotel, di na ako nakapag-video kasi pagod na. Hanggang sa pagising ko, ayan, diba, ang ganda ko pa rin. Pangalawang araw ko sa Riyadh ngayon, after ko mag-breakfast, ay bumaba lang ako saglit para bumili ng pang-lunch dito sa may McDonald's na malapit sa Centro Hotel. So habang nagbablog ako dito sa may McDonald's, bigla na lang bang, ay! Sino ito? Oh my goodness! Simula na ng harutan. Abangan nyo na nga lang sa part 4. Maraming salamat po sa panonood.